8 habits na magpapayaman sa'yo. This is your host, Carl Serrano, ang Real Talk magsalita pero nakakayaman kapag ka ginawa mo, sinunod mo yung mga tinuturo ko. Magsimula na tayo dito sa topic natin na 8 habits na magpapayaman sa'yo dito sa Pilipinas. So naging successful ako at the age of 26 years old kasi hindi na ako namang problema. Sana all. Walang binigay sa akin, walang pinamana, hindi ko to nakuha lang kung saan, walang binigay sa akin na pera. And nabaon pa nga ako sa utang noon eh. Naging service crew ako, no? Dati akong service crew ng isang sikat na fast food chain na itago na lang natin sa pangalan Jollibee. Baka alam nyo yon, baka nakakain ka na doon. So naging service crew ako doon, sa kitchen ako. Nagluto ako ng french fries at saka tagasaing ng kanin. So yun ang trabaho ko before. And after noon, doon ako nag-venture sa pagninegosyo at the age of 18 years old. So this was way back 2013. So, doon ako nagsimula and sobrang daming pagkakamali. Masasabi ko lang naging successful ako 26. So ibig sabihin, inabot ako ng 8 taon. 8 taon na sobrang daming pagkakamali, sobrang daming rejection, sobrang daming tao na kinutya ako, sobrang daming tao na minaliit ako, sobrang daming tao na hindi naniwala sa akin, including my parents, including mga kamag-anak, kaibigan ko. Sobrang daming tao na pinagtawanan ako for the past 8 years no, before ako maging successful. And sobrang daming challenges na pinagdaanan, na baon ako sa utang, kinuha ni Lord yung second father ko. Yung second father ko, 2017. Yung lola ko, 2016 yata, kung di ako nagkakamali. Sunod-sunod na mga challenges yun. Tapos dumating ako sa point na wala na akong pambiling pagkain. Alam yun ng aking fiancé na si Grace kasi magkaramay kami nung mga time na yun. Kasi yung kwento namin na siya yung nagdadala sa akin ng pagkain. Alam namin yun, nakita niya yon lahat. Kaya nga sobrang blessed ako kasi kahit papano merong isang tao na nakikita at naka-experience. Kasi kasama niya ako, sinamahan niya ako nung sobrang hirap eh. Hindi naging madali, pero itong 8 habits na ituturo ko sa inyo, ito yung sobrang laking na itulong sa akin para magawa ko maging successful. So siguro masasabi ko na talaga na successful ako. Ngayon ay 27 ako, pa-28 ngayong taon. Hindi na ako bata, mukha lang, pero hindi na ako bata. So far, ito na yung mga current na na-achieve namin. Na nakabili kami ng sariling bahay. And nakabili pa kami ng hiwalay na lupa, na property, kasi yun yung plano namin, patayuan ng dream mansion, dream house namin. Yung binili namin na bahay ngayon, parang temporary lang natitirhan namin. So meron talaga akong dream house na sobrang laki. Meron akong investment para sa retirement ko, insured kami ni Grace. Pati yung parents niya, pati yung tatay ko, insured. May malaki kaming savings, no? Malaki yung kinikita namin buwan-buwan sa negosyo namin. Nakabili ako ng pangarap ko na sports car recently, yung Ford Mustang 2020 EcoBoost. So yan yung pangarap ko since 2015. No, binata pa ako, pangarap, binata pa rin naman ako. Pero bata pa ako, pangarap ko na talaga yung sports car na yun. Nabili ko yan. And nakabili ako ng pangarap ko ng relo, dalawa. Na sobrang mahal, hindi ka maniniwala. Kaya hindi ko na lang sasabihin yung presyo. So nag-start ako age of 18 since 2013. So almost 10 years. Okay, almost 10 years ko na siyang ginagawa as of 2023. So walang pinamana sa akin, walang binigay. Kaya doon ko masasabi na masarap maging successful, especially kapag galing ka sa hirap. Even though ganito na ako, nandito na ako sa estado ng buhay, kumakain pa rin ako sa karinderiya. Ang saya-saya ko nga kapag kumakain ako sa karinderiya kasi sobrang mura ng pagkain, tapos busog na ako. Kumakain ako sa mga fast food. Diba, yung mga, siguro, ewan ko kung yung mga nakikita nyo kasi na mga mayaman na parang hindi kumakain sa fast food or ano, sa mga karinderiya. Mga hindi siguro nang galing sa hirap yun, kaya ganun sila. Pero kaming mga naging successful, kaming mga yumaman na galing sa hirap, at kami mag-iinarte sa ganun. Sigurado ako, marami kang kakilala, sobrang tatalino, pero walang nararating sa buhay. Bakit? Kasi hindi naman nila pinakikinabangan, hindi naman nila ginagamit. Hanggang salita lang, walang aksyon. So kaya, very important na yung habit. Pag sinabing habit pala, by the way, is ito yung automatic muna na ginagawa. And very powerful kapag nakapag-build ka ng mga success habits kasi. Yung mga habits, meron yung pang-poor na habits, merong mga pang-rich na habits. At yung mga habits na ginagawa mo, nagdi-design ng buhay na meron ka ngayon. Very important pagdating sa mga habits. Daily learning and daily implementation. Every time na may matututunan ka bago, make sure na ginagawa mo siya. Na ini-implement mo. Kasi walang kwenta yan kung hindi mo gagamitin. So, ang formula ko is 20% na pag-aaral, 80% na implementation. So mas mahaba yung oras ko na nag-i-implement kaysa nag-aaral. Kasi dati, baliktad. Ang ginagawa ko, mas mahaba yung oras ko sa pag-aaral, tapos kukunti yung oras ko sa pag-implement ng mga natututunan ko. Tapos nagtataka ako, bakit mahirap pa din ako? Bakit hindi ako kumikita? No, bakit ang liit ng kinikita ko sa negosyo ko? Kasi nga, mas mahaba yung oras ko sa puro aral kaysa sa pag-implement.
Dahil akala ko, pag nag-aaral ako, productive na ako. Hindi productive ang pag-aaral. Ang productive is pag may na-produce ka na result. Hindi productive yung nanonood ka ng how to shoot a ball. Productive kapag nagpa-practice ka at may na-shoot ka na bola. Yun ang productive. Number two, na habit na magpapayaman sa'yo ay pagsama mo sa mga taong mayayaman o yung mga taong papunta sa tagyaman. May kasabihan nga na ikaw yung ikalima sa apat na taong palagi mong kasama. Ibig sabihin, matutulad at matutulad ka sa kanila. Kasi tayo, bilang mga tao, we are social creatures. Ibig sabihin, tayong mga tao nagtatrive tayo sa pamamagitan ng pagsama sa mga community, sa mga kaibigan. Hindi naman to paramihan ng kaibigan kasi katulad ko bilang isang introvert, kukunti lang naman ng mga kaibigan ko. Pero piling-pili yung mga kaibigan ko. Ang mga sinasamahan ko lang na mga tao is yung mga tao na mayaman, mga tao na mayroong rich mindset, papunta ng pagyaman. Kasi yung positive mag-isip, isang part lang yun eh. Pero yung mga tao na malalaki yung pangarap, yung mga tao na mas mayayaman kaysa sa akin, yung mga tao na mas malalaki yung achievements kaysa sa akin, kasi sila yung gusto kong gayahin. Gusto ko na maging katulad nila. So yun yung mga tao na palagi kong sinasamahan. Kasi nga, katulad nung nabanggit ko, ikaw yung ikalima sa apat na taong palagi mong kasama. Palagi niyong tatandaan, people like people who are like themselves. Gustong-gusto natin nakasama yung mga taong katulad natin. Yung mga tao na may similarity sa atin. Kung palagi mong sinasamahan ay mga taong mahihirap, mga taong reklamador, walang ginawa kundi makipagchismisan, mga marites. Kung ang palagi mong kasama is mga tao na walang ginawa kundi sisihin ang sisihin yung gobyerno, sisihin ang sisihin yung ibang tao kung bakit sila mahirap. Malamang sa malamang, ganun rin yung ginagawa mo. Kaya mahirap ka din, katulad ka nila. Emotional, damn it! Okay, number three, na habit na magpapayaman sa'yo, yung panonood ng mga motivational videos araw-araw. So napaka-overrated na talaga ng motivation ngayon, pero importante pa rin kasi talaga, kahit anong sabihin mo, kahit anong gawin mo, importante pa rin ang motivation. Kasi ang motivation hindi permanent. Sabi nga ni Zig Ziglar, ang father ng motivation, na ang motivation ay parang paliligo. Tuwing kailan ka ba naliligo? Araw-araw mo dapat siyang ginagawa. Kasi hindi yan nagtatagal. Parang sa isang bonfire, para magpatuloy na bumaga yung apoy, kailangan mo dagdagan ng kahoy. No, dagdagan mo siya ng dagdagan ng kahoy. Kasi pag tinigil mo na, liliit na nagliliit yung apoy. So, ganun ang motivation. It's very important. Maraming ganun. Wala naman ako specific na i-recommend. Sa YouTube, hanap ka motivational videos. Panoorin mo ng paulit-ulit every day. At least isang beses lang. Isang beses lang sa isang araw. And at the same time, tigilan nyo yung panonood ng mga walang kakwenta-kwentang telenovela, yung mga influencer na walang kakwenta-kwenta yung mga pinagsasasabi. So, iwasan yung manood sa mga ganun bagay. Kung ang nararamdaman nyo habang nanonood kayo ng mga kung sino man influencer na pinanonood nyo, eh, parang wala ka namang natututunan dito at saka puro galit lang yung nararamdaman mo, puro inis, puro stress. Anong ginagawa mo sa buhay mo? Tuwa ka ba na ginagawa mo yun? No! Diba? Ang ganda-ganda ng gising mo tapos manunood ka ng mga walang kakwenta-kwentang videos dito sa social media tapos maiinis ka sa halip na matuwa ka, naiinis ka pa. Bakit tuwa kang ginagawa mo sa sarili mo yun? So iwasan mo yung panonood ng mga basura na ganon, especially mga telenovela sa TV kasi nilalason yan ng utak mo. My brain hurts! Yung mga telenovelas sa TV, kaya kung mapapansin mo diba sa mga telenovelas, palaging ang bida mahirap. Hindi mo ba napapansin yun? Wait a minute! Palaging yung bida mahirap, tapos yung kontrabida ano? Mayaman. Kaya tingnan mo, ang sama ng tingin mo sa mga mayaman, kahit wala ka namang kilalang mayaman. Merong mga masasamang mayaman talaga. Merong mga masasamang tao na mayaman. Meron akong mga kilala, hindi naman sila mawawala. Pero sa dinami-rami ng mga taong kakilala ko na mayayaman, bilang lang sa daliri ko yung mga masasama yung ugali. The rest, mababait sila. Kabaliktaran sila ng mga pinapakita sa telenovela. Nilalason ng utak mo yan, yung telenovela na yan. Kasi kung galit ka sa mga mayayaman, eh malamang sa malamang hindi mayayaman. At kapag mahirap ka, madali kang kontrolin. Kasi kailangan mo ng pera. Ang kukontrol sa'yo is yung mga gumagawa ng mga ganong telenovela. Diba? Ang kukontrol sa'yo is yung mga masasama na mayayaman. Kasi kailangan mo ng pera. Kaya yung mga palabas na yan sa TV, yung mga balita, designed yan para gawing kang mahirap ang habang buhay. What? Kaya kung mapapansin mo sa mga balita, puro bad news. Makakita ka ng good news dun saglit lang. Hindi mo nga maaalala eh. O, kung ikaw mahilig kang manood ng balita, ano yung balita kaninang umaga na good news? Nung yung pinanood mo, yung last na balita na pinanood mo, anong good news dun? Di ba hindi mo maaalala? Kasi nga baka wala eh. So, designed yan para doon. Designed ang balita para takutin ka ng takutin. Pag tinatakot ka ng tinatakot, mananatili kang mahirap, madali kang kontrolin. Number four, na habit na magpapayaman sa'yo, mag-focus ka sa pagpapalaki ng income. Hindi kaya yaman sa pagtitipid.
Baka sakaling hindi mo lang alam. Sasabihin ko na sa'yo, newsflash, hindi ka yayaman sa pagtitipid. Wala akong kilalang yumaman dahil magaling magtipid, pero yung income niya hindi lumalaki. Kasi meron tayong tinatawag na inflation rate. Kahit anong tipid mo, tataas ang presyo ng mga bilihin. Hindi nyo ba nararamdaman? Di ba pataas na pataas yung presyo ng mga bilihin? So, kahit anong tipid mo dyan, kung hindi sapat yung kinikita mo, walang maitutulong yun. Merong maliit na maitutulong kasi yung pagtitipid, madidisiplina ka. Yun ang magandang na itutulong ng pagtitipid. Pero kung gusto mong yumaman, ang pinag-uusapan kasi natin dito, pagyaman. Kailangan mag-focus ka paano lalaki yung kinikita mo. So lahat ng yan itinuturo ko sa loob ng Team Genuine Academy. Lahat doon itinuturo ko paano palalakihin yung income at paano yung tamang pag-handle ng pera para mas mapalago mo pa. At sa Team Genuine Academy kasi, yung main na mga tinuturo namin is number one, personality development. Yung mga ganitong klase ng pag-iisip, kasi ang pagyaman hindi yan nagsisimula sa kung anong ginagawa mo. Baka meron sa inyo naka-experience ng ganito. Ang dami mong sinusunod ng mga tinuturo ng mga successful. Ang dami mong ginagawa. Masipag ka naman, matyaga ka naman, madiskarte ka naman, pero hindi kayo mayaman. Ewan ko kung na-experience mo na yung ganun, or may kakilala ka na naka-experience ng ganun. Kasi ako naranasan ko yung dati. Na feeling kong sipag-sipag ko naman, ang tiyaga ko naman. Hindi nga ako marunong sumuko eh. Pero bakit? Hindi ako yung mayaman. Merong problema sa ginagawa ko. Hinanap ko yun. At ang pinakaugat ng problema ko is yung mindset ko. Napaka-overrated ng mindset. Ginawa na nga ng kanta yan eh. Mindset ba mindset? Kaya paulit-ulit itong sinasabi about dito sa mindset, kasi ito yung totoo. Anong gusto niyong sabihin ko? What else do you need? Ano pa yung iba kong sasabihin? Anong alternative? Wala naman eh. Kung meron lang sana, para kayo maman is hindi mo kailangan ng mindset. Saksakan mo ng USB yung utak mo. I-download mo muna galing sa mga sa utak ng mga mayaman. Saksak mo sa ulo mo. Kung meron sanang ganun eh. Kasi wala naman. So kaya kailangan talagang matrain yung mindset mo, ma-prepare yung mindset mo, kasi mindset equals action equals result. Parang sa puno yan. Ang pagtubo ng puno, hindi yan nagsisimula sa bunga. Duh! Nagsisimula yan sa ugat. Hindi rin doon sa mismong sanga, hindi sa mismong katawan, hindi sa mga dahon. Nagsisimula yan sa ugat. So that's the same with our mindset. Yun yung ugat. Doon magsisimula yan. Yun ang pundasyon. Yun ang dapat na focus mo. Nakakatulong kahit papano yung pagtitipid. Maliit lang na itutulong yan. Pero kung gusto mo yung mam, kailangan mag-focus ka sa pagpapalaki ng income mo. Number 5, tamang pag-handle ng finances. So kahit anong laki ng kinikita mo, kung hindi ka marunong mag-handle ng finances mo, mawawala yan lahat. Yan natutunan ko in a hard way. So self-explanatory naman ito. Kaya kailangan matutunan mo talaga paano i-handle ng tama yung finances mo. Number 6, na habit. Mag-focus ka sa mga bagay na control mo. Maraming tao yung palagi na stress, maraming tao yung nag-struggle sa buhay kasi masyado silang nakafocus sa mga bagay na wala naman silang control. Ano yon? Ibang tao, wala kang control sa kanila, sitwasyon, panahon, gobyerno, ekonomiya, lahat wala ka namang control maliban sa isang bagay, sarili mo. Yun lang yung may control ka. So mag-focus ka sa mga bagay na control mo. Kaya kailangan mong i-remind palagi yan sa sarili mo. Every time na meron kang mga sitwasyon na naranasan, especially mga challenges sa buhay mo, tanungin mo yung sarili mo, ano yung control ko? Anong magagawa ko dito? Doon ka na mag-focus. And finally, number 8, na ituturo na ito, pero hindi lang ito madalas nabibigyan ng importance, pagbigay sa kapwa. So pag sinabing pagbibigay, hindi naman necessarily pera lang or material na bagay. Katulad ng ginagawa ko ngayon, nagbibigay ako ng information, nagbibigay ako ng oras, nagbibigay ako ng effort. So hindi naman necessarily pera o material na bagay yung ibibigay mo. And para sa nga sa akin, mas valuable itong ibinibigay ko sa inyo kaysa sa pera. Kasi ang prinsipyo ko is teach a man to fish. Ang prinsipyo ko, ituturuan kitang mangisda para hindi pang habang buhay, nakaasa ka sa ibang tao na bibigyan ka ng isda para hindi ka maging walang kwenta, para magkaroon ka ng silbi. Yun yung way ko ng pagbibigay. Gusto mong magnegosyo pero hindi mo alam kung paano ka magsisimula? Meron akong ginawang free video tutorial kung saan ituturo ko sa'yo kung paano ka makakapagsimula ng iyong online negosyo. Ang kailangan mo lang gawin ay pumunta ka sa aking website www.carlserrano.com. So once again, that is www.carlserrano.com. Enjoy learning!